Sabi ng gobyerno, modernisasyon raw. Para sa ating mga chuper, phase out ito hindi lang ng kanilang mga jeep, kundi pati ng kanilang kabuhayan. Ano nga ba ang PUV Modernization Program at bakit tutol rito ang mga driver at operator? Ang PUV Modernization Program ang plano ng gobyernong gawing ligtas, komportable, at environment-friendly ang pampublikong sistema ng transportasyon. Pinangungunahan ito ng DOTR, LTFRB, at LTO. Kasama sa plano ang mga bus, FX, at taxi, pero tinututukan nito sa ngayon ang mga jeep. Sa pakanang modernisasyon, papalitan ang mga jeep na 15 taon pataas ng mga bagong unit ng e-jeep na may navigation system receiver, CCTV, dashcam, at libreng Wi-Fi. Euro 4 compliant ang mga makina nito. Imported ang e-jeep o mga parte nito mula sa Taiwan, US, India, China, at Japan. Balak ring magkaroon ng pagbubuo ng mga e-jeep sa Pilipinas ng mga dayuhang kumpanya. Ang presyo? Siyempre mahal. 1.1 million hanggang 1.6 million pesos ang presyo ng isang e-jeep. Ikumpara natin sa isang jeep na ginawa sa talyer. Triple ang presyo o higit pa ng e-jeep. Kumpara rin sa tradisyonal na jeep, hindi kaya ng mga e-jeep ang pagkarga ng mabibigat na gamit. Questionable rin ang kakayahan nitong bumiyahe ng matagal sa bakubakong daan at sa baha. Ang mga sasakyan na itong jeep na to, subok na sa malayuan. Itong mga gawang Pilipino lang na may mga talyer. Kahit saan lubak-lubak mo padaanin na, pagbalik yan, ganun pa rin yan. Matibay pa rin ang pagkagawa. Bukod sa mahal na nga ang isang unit ng e-jeep, hindi pa papayagan ng gobyerno na magkaroon ng prangkisa ang isang operator na hindi bababa sa 20 e-jeep. 20 milyon ang kinakailangan ng operator na minimum na kapital para sa isang fleet. Sa madaling sabi, hindi ito kakayanin ng mga maliliit na driver at operator. Binabago nito ang operasyon ng jeep mula sa maliit na fleet sa ilalim ng maliliit na operators tungo sa malaking fleet sa ilalim ng malalaking dayuhang korporasyon. Pero sabi naman ng gobyerno, kayang-kaya ng mga driver at operator ang bumili ng e-jeep sa pamamagitan ng subsidyo at loan mula sa mga bangko. 2 bilyong piso ang ibibigay ng gobyerno para sa 28,000 chuper. 1 bilyong piso mula sa land bank para sa 700 chuper. At 1.5 bilyong piso mula sa DBP para sa 900 na chuper. Pero sa Metro Manila pa lang, 200,000 chuper na ang mawawalan ng lumang jeep. Sa buong Pilipinas, aabot sa 500,000 driver at 300,000 operator ang apektado. Sa pamamagitan ng loan ng mga bangko, maaaring ariin ng mga driver ang mga jeep pero pagkaraan pa ng 7 taon. Sa 7 taon na iyon, magbabayad ng 800 piso ang mga driver araw-araw. Sabi nga ng mga chuper, mahirap nang mag-ipon ng 450 pesos para sa boundary. Paano pa kaya ang 850 pesos sa isang araw? Kapag napatupad ang modernisasyon ng mga jeep, papalitan na ang boundary system ng buwanang sahod para sa mga chuper. Magiging empleyado na ang mga driver sa ilalim ng mga dayuhang korporasyon. Tinututulan ng mga driver at operator ang sistemang ito dahil magiging kontraktual na manggagawa sila. Hindi rin mawawala ang boundary system dahil may kotang kailangang abutin, kung kaya't mapapahaba pa ang oras ng trabaho ng mga driver. Maraming mga chuper ang hindi makapasok bilang empleyado ng malalaking fleet dahil may nakatakdang edad at antas ng edukasyon upang maging empleyado. Sinimulan na ang unti-unting pagpapatupad ng jeepney phase-out noong Enero. Minultahan ng umaabot sa 5,000 piso ng mga opisyal ng Interagency Council for Traffic o IACT ang mga driver na nagmamaneho ng mga jeep na naglalabas ng usok at depektibo ang ilang parte. Dahil sa panghuhuli at pagmumulta, maraming driver ang natakot na bumiyahe at nawala ng hanap buhay. Kasi wala naman ako ibang trabaho sa pagmamaneho lang. Pag nawala na ako ng hanap buhay, mare siguro hindi ako maapektuhan kung malakas kumita ang pangangalakal. Pero dahil nasanay ako sa pagmamaneho, pag yan ang tinanggal nila, malamang malaking kawalan sa aming pamilya yan. Dalawa lang anak ko, eh, paano yung may mga maraming anak, may anak na may asawa na, yung driver pa rin ang nagpapakain. Yun ang malaking kawalan talaga, malaking diferensya talaga yan.
pag nawalan din. January 1, pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. Mahirap kayo, putang ina, sige. Mag-tiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Habang magandang konsepto ang PUV modernization, hindi ito magiging epektibo kung hindi kasali sa sinasabing modernisasyon ang maliliit na mga driver at operator. Hindi lang ito phase out ng mga jeep, phase out ito ng kabuhayan ng daang libong mahihirap. Silang araw-araw na nagsusumikap na ihatid tayo sa ating mga paaralan, opisina, pook pagawaan, bahay at kung saan paman. Mayroong mga alternatibong inihapag ang mga institusyon tulad ng piston, ibon at agham. Tulad ng rehabilitasyon ng mga lumang jeepney, pagpalit ng gobyerno sa mga lumang jeep ng mga bago na hindi sa balikat ng mahihirap mababaling ang gastos, at pagkakaroon ng driver's cooperative kung saan mananatili pa rin ang prangkisa sa mga maliliit na operator at lilimitahan lang ang fleet na pag-aarian ng mga korporasyon sa isang ruta. Ang pinakamainam na solusyon upang magkaroon ng maayos na sistema ng transportasyon ay pambansang industrialisasyon. Kung bibigyang pansin ng gobyerno ang pagbuo ng sarili nating mga magagaan at mabibigat na industriya, maaari na tayong lumikha ng mga sasakyan at hindi na lamang aasa sa pag-import mula sa malalaking dayuhang kumpanya. Ang transportasyon ay isang obligasyon ng gobyerno sa kanyang mamamayan. Isa itong batayang pampublikong serbisyo, hindi negosyo para lang sa iilan. Kami na nagliligod sa pamilya ko! Kami po ay susunod ngayon!